Yo guys, what's up mga katigasen? Welcome back po sa aking channel. Nandito naman po ulit ako para sa isang content sa usapang coin. Meron po ako siyang hawak ngayon. Akin ding one of my collection. Ayan siya. O series sa 150 year anniversary ng kanyang kapanganakan. So, magandang barya ito guys. Baka meron po kayong ganito. I-reviewin natin ito ngayon guys. Okay, magtaka guys kung bakit pinakita ko yung pagmumukha ko ngayon kasi dito ako ngayon sa ilalim ng puno, napakalilim dito, sarap ng hangin, kaya nag-decide ako na dito mag-record at i-picture ang aking 1 piso na barya. Ayan, i-close up ko yan guys, pinakita ko lang kasi ang ganda ng background dito, napaka-presko dito, napakatahimik, wala ka ibang maririnig dito kundi ang mga uni ng ibon, mga tilaok ng manok, mga tahol ng aso, wala, mga tao nandun, medyo malayo sa akin dito yung mga tao nandun, si commander nandun sa bahay ni ate. So guys ha, at bago ako magpatuloy, sa mga bago pa lang dito sa channel ko, mamaya after nyo pong manood, huwag nyo kalimutan nga mag-subscribe, i-like nyo na din, comment kayo guys para may mapag-usapan tayo, suggestion kung meron man tungkol sa aking channel o dito sa ginagawa kong mga review ng coins. At huwag nyo kalimutan, paborito ko sa lahat, pag nag-subscribe kayo, huwag nyo kalimutan i-hit ang notification bell para ma-update kayo kapag meron po akong bagong vlog. So ayun po, so tuloy na natin guys, samahan nyo, reviewin natin to at ipakikita ko na rin sa inyo kung magkano nabibili na itong 1 piso na ito, commemorative coin. May value na ito guys, so tara. Okay guys, ito na yung barya natin. Sa harap po ng barya, makikita nyo agad yung si Gato Cerezal, yung kanyang itsura. Hindi naman natin pwede sabihing picture yan, ano? Yung kanyang pagkakaukit ng itsura, pogi-pogi po si Jose Rizal, ang ating pambansang bayanit. Tapos yung 150 years. Then yung lettering na Republika ng Pilipinas. Tapos sa right side, 1861 to 2011, kasi 150 years ng anniversary ng kapanganakan ni Jose Rizal. At sa likod naman, ayan, nakikita natin yung 1 piso. Tapos yung date na 2011. Tapos yung design po yan, yung araw sa bandera ng ating Pilipinas. Ayan po. Ayan, tignan na rin natin guys, siyempre yung picture nitong ating barya. Ayan, andyan, year 2011, value 1 piece of currency, piso. Composition nito guys, nickel plated steel. Timbang niya 5.35 gram, diameter 24 millimeter, thickness 2 millimeter, shape siyempre round. Ayan, so ayan po yung konting specs para sa ating barya. Okay guys, mapunta naman tayo sa value nito dahil yun naman talaga ang mahalaga, kasi kung nangongoleksyon tayo, yung halaga ng kinokoleksyon natin ang isa sa pinakamahalaga. Ito na, nabibili na ito guys. Kung ganito ang condition, pwede mo nang mabili ito 10 piso hanggang 50 pesos. Itong hawak ko siguro, pwede nang mabili ito ng mga 50 pesos. Ano. Sa mall naman, alam mo meron sa mga mall na bilihan ng mga coins, magaganda ang coins doon. Nabibili na ito ng mga siguro nasa 100, 100 pesos. Ayan guys, ayan po ang value, ang totoong value nito. At syempre guys, huwag natin kalilimutan na hindi lang sa value. Syempre ang bawat barya na ginagawa, andyan eh, nakakapit po dyan ang kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. Di po ba? Tulad itong 1 piso, 150 ng birth anniversary ni Gato Cerezal. Si Gato Cerezal, alam natin lahat na ating pambansang bayanin. So, makasaysayan ang mga barya. Kaya yung ibang mga barya, nagmamahal yan siya kasi yung iba, yung mga error na pagkagawa. May mga error na talagang
binabayaran ng mga kolektor yan at yung kasaysayan. So kaya doon nagmamahal ang barya at yung edad nito. So alright guys, hanggang doon lang, dito na lang yung ating content ngayon. Sana po ay nagustuhan ninyo. At huwag po ninyo kalilimutang mag-subscribe ulit sa channel ko guys. Napaka-importante po niyan. Since na nandito na kayo sa mga bago, huwag niyo po sa aking pagkakataon, mag-subscribe po kayo para masaksihan niyo pa ang mga susunod ko pang mga content. At sisiguraduhin ko na magugustuhan niyo dahil pinaayos ko naman ang lahat. So hanggang sa muli guys. Bye-bye.